Walang pinipili ang CCTV camera. Kahit mga mararahas na pangyayari ay nakukunan ito. Sa Barangay 276 Binondo sa Maynila, isang krimen ang bumulabog sa isang mapayapa sanang araw. Noong umagang yon, wala naman pong pangyayaring hindi natin inaasahan dahil kami nga po ay mga busy sa gaganaping prosesyon dyan po sa Kamba. Nakuna ng CCTV ang isang lalaking lumapit sa isang butika. Paglapit nito ay bumunot siya ng baril at binaril ang lalaking nagbabantay sa butika. Pagkatapos barilin, agad tumakbo ang lalaki palayo. Kinilala ang biktimang si Kagawad Zosimo Roque. Wala pong alam ang mga tao rito na may nangyayari na po sa Kamba. Ngayon po, kaya lang po namin nalaman na nabaril si Kagawad, nagtakbuhan po yung mga taong humahabol kay sa gunman. Pagkatapos barilin si Kagawad Roque, tumakbo pa ang suspect sa harap mismo ng barangay hall. Nakunan ito ng CCTV na nakalagay sa harap ng barangay hall. Dito nakasalubong niya si XO Alexander Cabanayan. Nalaman ni Alexander Cabanayan na suspect ang nakasalubong na lalaki nang may sumigaw para sabihing harangin ito. Sinigawan ni Alex ang lalaki para pahintuin pero agad siyang binaril ng suspect. Tinamaan siya ng bala sa mukha. Yung pagkabaril sa kanya, bumagsak. Sumirit yung dugo, pinanood ko pa. Tapos maya-maya, gumanon na. So, nung hindi namin na alam na siya yon, sumigaw yung biyena niya na si Alex yan. Doon pa lang kami parang natauhan. Dead on the spot si Alex. Sakit. Tanong namin kung bakit. Wala mga kung naging atraso niya. Wala naman eh. Sakit para sa amin yun. Parang bangungot sa buhay namin nangyari na yun. Habang na-comatose muna si Zosimo ng 2 araw bago binawian ng buhay. Tumanggi ng magbigay ng panayam ang pamilya ni Kagawad Roque. Hindi raw naka-aksyon agad ang barangay dahil walang nagmo-monitor ng CCTV noong mga oras na iyon. Mali raw na walang nagbabantay sa CCTV. Yung CCTV naka-capture niya, no? Kung ano yung nangyayari dun sa kung saan naka-focus yung camera. But then, it is also important na meron nakatingin dun sa monitor. Dahil kung walang nakatingin doon sa monitor, wala yun, baliwala yun. Hindi naman makapaniwala si Amelia sa nangyari sa kanyang mister. Mabait na tao yan. Kahit na nga minsan may nakakasamaan ng loob yan, okay lang sa kanya, hindi siya gumagante. Wala kang masasabi talaga sa asawa ko. Kaya nga tanong ko bakit eh. Puro bakit ang tanong ko sa sarili ko, bakit? Puro bakit, bakit, bakit? Pinuntahan lang nila ang pinangyarihan ng barilan nang may magsabi sa kanyang anak na nabaril din ang kanyang asawa. Yung pumunta nga isang anak ko, sa pagkasabi pa ng anak ko, nabaldog pa eh. Mama si Papa nabaldog, puro dugo. Kaya yun, yung pumunta kami, nilam namin. Pero yun daw talagang narinig dyan, nabaril daw. Yun, naabutan namin, wala na siyang buhay. May 8 silang anak at si Alex lang ang kumikita para sa pamilya. Masakit talaga para sa amin. Kaya maraming lang, sabi ko nga, pag naalala ko talagang hindi ko talaga matanggap eh. Lahat naman kami talaga hindi naman matanggap. Hanggang ngayon nga eh. Nahuli naman ang suspect na si Christopher Malasmas. Ayon sa kanya, paghihiganti ang kanyang motibo sa pagbaril kay Kagawad Roque habang nadamay lang si Alex. Nagpagawa po sa akin ng 2 electric kanina. 2005 po. Tapos, 400 po ang siningil ko sa kanya. Hindi po siya pumayag, sinampal po niya ako. Kasalukuyang nakapiit sa Manila Police District ang suspect. Ayon sa investigasyon ng Homicide Section ng MPD, hindi lang ito simpleng kaso ng paghihiganti. May nagbayad daw kay Malasmas para barilin si Kagawad. Nakuha nating ebidensya na cellphone. Yung scientific examination na request ginawa namin sa cybercrime group sa Camp Crame,
malalaman natin doon yung huling transaksyon at saka pag-uusap nung suspect at saka nung isa pang suspect. Dagdag pa ni Police Senior Inspector Villar, may iba pang ebidensya na magpapatunay na hindi paghihiganti ang motibo ng suspect. Sa pag-iimbestiga natin, nalaman natin na itong suspect ay taga Quezon pala, Candelaria, Quezon. Dalawang address ang kanya ibinigay, isang Gumaca at saka isang Candelaria, Quezon. So malinaw na hindi siya taga roon sa lugar na yon. Naniniwala ang hepe ng Police Station 2 sa Binondo na hired gunman si Malasmas, pero hindi pa ito ganoon kabeterano. Sa assessment ko, may karanasan na rin talagang pumatay itong suspect. Pero hindi siguro ganoon ka-professional dahil after niya putukan, nakikita naman ninyo. Bit-bit pa niya yung baril una eh. Diba? Habang tumatakbo siya. Yung iba kasi tumitira, pag putok, tago agad ang baril. Itinanggi ng suspect na siya ay isang gunman. Sinampahan ang kasong murder o pagpatay si Malasmas. No comment na lang po. Wala na pong iba. Isang epektibong kagamitan sana ang CCTV para agad makaaksyon sa mga kaguluhang nangyayari sa paligid. Pero magiging epektibo ito kung may nagbabantay sa mga ito para mas mabilis na maaksyonan ang mga krimen at maiwasang may madamay pang ibang tao.